Be a channel of blessing. Hello YouTube viewers and subscribers. Welcome to my YouTube channel. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, i-click nyo po yung subscribe button sa baba, pati yung small bell icon para lagi po kayong updated sa aking mga ina-upload na vlog. Okay, let's talk about blessings. Alam mo kapag blessings ang usapan, doon natin makikita ang ugali ng isang tao. Doon lumalabas ang kulay at ugali ng isang tao. Kaya nga kung babasahin natin ang 1 Samuel chapter 30, verse 22 hanggang 24, doon natin makikita na mayroong mga iba-ibang ugali ang tao. Makikita natin doon na hindi lahat ng kasama ni David ay giver o marunong mag-share. May mga kasama doon si David na mga makasarili at talagang maramot. Ang iisip lang nila ay yung sarili nila na sila ang nagpakahirap, sila ang nagtrabaho, dapat sila lang ang makinabang. Ayaw nilang i-share yung kanilang blessings na natanggap at matatanggap. At madalas, yan ang problema at pinagmumulan ng away ng mga magkakaibigan, kahit ng mga magkakamag-anak. Yan ang mga number one pinag-aawayan. Because a lot of people don't share their blessings. Sinosolo lang nila. Kaya nga ayon sa 1 Samuel chapter 30 verse 23, makikita natin doon na mas sinunod ni David yung prinsipyo ng Diyos na kanyang natutunan. Hindi si David sumang-ayon doon sa suggestion ng mga kasama niya, mga makasarili at mararamot. Bagkos mas sinunod niya yung prinsipyo ng Panginoon na dapat kailangan lahat ng kasama niya, sumama man sa labanan o hindi, ay bigyan ng lahat ng kanilang masasamsam. Makikita natin doon na alam ni David na hindi tama ang maging madamot. At alam niya na yung kaligtasan na kanilang nakamit at yung mga bagay na kanilang nakuha ay kaloob sa kanila ng Diyos at hindi dapat ipagkait sa kanyang mga kasamahan. At yun ang nakakalungkot, may mga tao talaga na sadyang madamot at makasarili. Ayaw nilang i-acknowledge at i-apply yung prinsipyo ng Panginoon na dapat ay matuto tayo magbigay, mag-share ng blessings natin natatanggap. Kaya nga dapat, gayahin natin si David na naging channel of blessing sa kanyang mga kasamahan. Huwag natin hahayaan mas manaig yung mga makasariling pag-iisip, yung mga kasakiman. Kasi ang mga makasariling tao, ganito kasi mag-isip yan. Kapag sila yung mas maraming nagawa, gusto nila pagdating sa partihan, kaunti lang ay ibibigay nila doon sa mga kasama nila. Sila yung mas makakarami dapat. Kasi para sa kanila, sila yung magaling, sila yung marami na trabaho, sila yung marami nagawa. Kaya dapat sila yung mas malaking parte. Pero ang kalooban ng Panginoon, ang gusto niya dapat magipatas tayo sa pagdi-distribute ng mga blessings natin natatanggap. At huwag natin hayaan na yung blessings ay ma-stop sa atin. Hayaan natin itong dumaloy para mas mapakinabangan, hindi lamang natin para mapakinabangan din ng ibang tao. At maraming paraan para makapag-share tayo ng blessing. Kapag sinabi kasing blessing, hindi lamang ito tumutukoy sa pera at mga material na bagay. Yung lahat ng bagay na alam natin kapakipakinabang sa ating buhay is a blessing. Pwede yung talent natin, yung ating skills, pwede natin i-share, ituro sa ating kapwa. Be a channel of blessings to other people. And be a role model pagdating sa pagbibigay, pagdating sa pag-share na kung anong meron tayo. Para hindi gayahin ng mga nasa paligid natin yung pagiging madamot. Ang gagayahin nila ay yung attitude natin ng pagiging isang giver. Kasi mahirap kapag sa isang pamilya, sa isang grupo, sa isang samahan ay puro madadamot at makasarili ang magkakasama. Hindi magkakaroon ng pagkakaisa. Kaya kailangan dapat tayo matuto magbigay. Huwag lamang basta puro tanggap na tanggap. Nawa po ay may doon kayo napulot kahit konting aral. Thank you for watching and don't forget to subscribe. God bless.